Pumukaw sa atensyon ang isa sa mga pinakamalaking pahayagan sa Amerika, ang pamumuno at pananalita ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban kasi sa pagiging kontrobersyal ng ilan sa kanyang mga naging pahayag, makikita rin daw nila o nakikita rin daw nila ang ilang pagkakatulad ni Pangulong Duterte kay U.S. President Donald Trump. Balitang hatid ni J.P. Soriano. And I said the dahil sa mga matatapang at madalas kontrobersyal na mga pahayag, suki na ng mga balita at pahayagan si Pangulong Rodrigo Duterte. Gaya dito sa Los Angeles Times sa California, isa sa pinakamalaki at respetadong pahayagan sa Amerika na nagkwento kung gaano kasikat si Pangulong Duterte sa mga Amerikano. Ayon kay Kim Murphy, such an amazing figure. I think that there's probably been more coverage of the Philippines in the last year or so than there had been since the time of Marcos. Just because, frankly, a lot of Americans were shocked at the measures that he was taking. Dahil sa mga issue ng umano'y extrajudicial killings at umano'y human rights violations sa Pilipinas, mas lalo raw tumaas ang interes ng mga Amerikano sa mga balita tungkol sa Pilipinas. Pati raw sila minsan nagugulat sa mga binibitawang pahayag ni Pangulong Duterte. And we were very shocked when he admitted, you know, not too long ago that he himself had been responsible for taking out some drug criminals. And what was we in fact used one of his quotes as one of our quotes of the year, didn't we? Oh yes, we did. Yeah, like, I don't know how many bullets came out of my gun. Yeah, I think it was that or the one about throwing him out of the plane. Alam din daw ng mga mamamahayag sa Amerika na dumaraan sa mga pambabatikos ang Philippine media at naakusahan ng pagiging hindi patas at pilit na sinisira ang kredibilidad dahil sa pagbabalita ng mga pahayag ni Pangulong Duterte. Ganito rin daw kasi ang pinagdaraanan nila ngayon sa ilalim ni U.S. President Donald Trump. Pero ayon sa mga mamamahayag mula sa LA Times, hindi raw dapat matakot ang mga journalist sa mga banta at paninira ng mga kritiko. Dahil sa huli, ang tunay at tanging dapat pagsilbihan ng mga mamamahayag ay ang publiko at ang katotohanan. That's what we stand for. We stand for not being beholden to anything except the reader. We are the only client we have. Ayon sa Washington-based think tank na Center for Strategic and International Studies o CSIS, parehong iniba nila Pangulong Duterte at Pangulong Trump ang estilo ng pamumuno at pakikitungo sa mga bansa. But both Trump and Duterte have sort of set everybody a little bit off balance. They're both a little bit unexpected. They do things in an unexpected way. And it did set the region off. Magkakapareho man ang estilo at persepsyon ng karamihan sa pamumuno ni na Trump at Duterte. Ayon sa CSIS, magkakaalaman daw kung hanggang saan pwede magkasundo ang dalawang lider pagdating sa issue ng teritoryo sa South China Sea. Mula sa Los Angeles, California, J.P. Soriano, GMA News.